Hello guys, good morning. Kung gising lang. Ayan, so ang dami mga pangyayari ngayon sa social media. Lalo na sa community ng Awayan. Patagisan ng galing, kung sinong tama, kung sinong mali. At lahat-lahat na tinitingnan ng bawat isa. Tinitingnan ang pagkakamali ng isang tao, tinitingnan ang paggawa ng kwento, kung sinong magaling dyan, kung sinong totoo, kung sino yung hindi. Yung mga tao na magaling magpaikot ng kaisipan, ayan, shout out sa mga tao na iniisip lang nila yung mga sarili nila, na sila yung tama at sila yung may karapatan lang magsalita, yung iba hindi. So ayan, so clarification lang sa nangyayari kay Ate Jo. Wala pa akong narinig sa kanya na si Luna daw nakulong na, kasi noong time na nakaalis na si Donna, yun din yung paglabas ng warrant of arrest. So, wala ang sinabi si Ate Jo na nakulong si Donna. Kasi at that time, kausap ko pa si Donna, nakakausap kami bago siya umalis. So, walang kulong doon. At hindi po sinabi ni Ate JT Indo na nakulong siya. Ang sinabi lang ni Ate Jo na nakaalis na si Donna, no, na may warrant si Donna. So, paano nakulong si Donna? So, yung mga hatid balita, siguraduhin nyo lang din naman na may mga patunay, di ba? Sa gumawa ng kwento. So, at siguro may nagparating kay Donna, nakulong siya. Sinasabi ni Ate Juan, which is hindi naman totoo yun. So, may mga bagay na hindi pwedeng sabihin lahat ni Ate Juan kung ano man yung mga proseso na ginagawa niya. May mga ganun din eh. Siguro sa private ng mga pinagagawa ng tao na masyado namang, syempre kahit naman siguro, di ba, pag pinagkaisahan ka, pinagtutulungan ka, marunong ka din lumaban. Gaya yung nangyari sa akin na kinalaban din ako, pinagtutulungan din ako. Aba, natural, di ba? Kasi hindi tayo pinanganak na parang api-apihin ka na lang, parang yurak-yura ka na lang yung pagkatao mo. Lumaban ka hanggat kaya mo. Pero yung mga tao na pilit kang i-pin down, yun lang yung mga pangyayari. Huwag ka tumulong. Kung lahat ng tinulong mo ay isusumbat mo lang din naman sa tao. Yung mga binigay mo na mga bagay na ikaw nga nag-alok, tapos at the end of ano, sabihin mong binudol ka. Sabihin mo na ginamit ka lang. Sinabi mo na parang ay hinihingi lang yan, wala yang ginawa, walang trabaho yan, nangihingi lang yan. Diba? Nonsense. Nakatulong ka lang, na hindi naman kalakihan din yung tinulong mo. Yes, nandun na tayo, nakusap pa, salamat ka kasi tinulungan ka. Pero yung isumbat mo pa sa tao yung tinulong mo, which is yun ang mali. Nasusumbat mo, sinumbatan mo pa eh, no? Huwag ka tumulong. Kung yung pagtulong mo, pagdating ng araw, isusumbat mo lang din naman sa tao. Useless yun. Tumulong ka, tapos sinumbatan mo. Ano yun? Parang gaya yung nangyari sa akin. Tinulungan ako, kinikwento ako sa ibang tao. Diba? Yun yung mga bagay-bagay na parang kakaiba. Kakaiba dun sa mga tao na tumulong, na I think Sir David Ilagan, maraming tinulungan pero hindi niya sinumbatan yun. So doon ako talagang humanga sa kanya. Napaka genuine talaga pag tumulong. Diba? Sir Bonpan, yan. Sa mga mamis ko, yan yung mga mamis ko talagang, ay naku po, sobra. Napaka talagang mabuting tao, mabait talaga. Grabe guys. Ayun, so magla-live ako bukas. Video lang muna. Bye-bye po sa inyong lahat. God bless. Thank you. Bye-bye.